Okay. Ako hindi payag. 402 days ang idadagdag ng BIR doon sa inyong karapatan. Ibig sabihin, imbis na wala na kayong problema sa 2016, 2017, 2018, 2019, kasi problema talaga mga ka-taxpayer ko, meron kayong letter of authority. So habang ine-extend yan, na-extend din yung hindi mo pagtulog sa gabi, na-extend din yung anxiety ninyo. Diba? Ayoko mangyari yon. So ang topic natin ngayon sa araw na to ay prescription period to assess extended. Paano nyo ma-overcome to mga ka-taxpayer kong mahal? Napakabilis, napakasimple lang. Alam niyo itong ating mga kaibigan, kamag-anak, kakilala dyan sa BIR, ay, ito, experience ko to eh. Talaga namang hindi sila rumirespeto ng karapatang pang taxpayer. So, isa sa mga nakita ko, at kahawak ko lang ho ng kaso na to. Ayan. So, ito po ay hindi nakapaskil sa paskil. Ibig sabihin, nakapublish sa BIR website. So, in-extend sa pamamagitan ng Operation Manual o Operation Memorandum 66-2022. So, kung wala kayong kopya niyan, please mag-comment lang kayo sa baba at padadalan ko kayo ng kopya. Wala hong bayad. Explain ko lang ho sa inyo. Ano epekto nito? Nakasulat dito na kung kayo ay may kaso ng 2016, no, para mas mabilis, ang pinag-uusapan dito ay 2019 and prior years. Okay? So, madadagdagan daw ng 420 days. Maliwanag. Ayan, nakasulat. 420 days. Gusto nyo ba yon? Diba? So, maraming Pilipino na may ayaw nun. Ngayon, meron hong sistema ang BIR. Kahit na wala ho silang karapatan para dito sa 420 days, sinasabi nila may karapatan sila. So, paano nila ginagawa yon? Ito, nag-i-issue sila ng mga ganitong klaseng mga memorandum to justify na meron silang legal basis. Imaginin mo, kung nagke-create ng legal basis ang BIR para makagawa ng questionable actions. Diba? Unfair ba yun sa taxpayer? Acceptable ba yun? Hindi. Tuturuan kita ng apat na bagay para makancel mo yung sarili mo. Hindi makancel yung sarili mo, makancel natin yung prescription period ng BIR para yung 2019 and prior years mo prescribed na. Hindi mo nababayaran yung mga deficiency taxes mo kung wala ka pang formal letter of demand. First, nakita nyo to, August 11, 2022. Ano yung hinahabol sa'yo? Ayan o, 2021, 2020, paano magiging valid ang sinasabi nilang operation manual na ito kung yung hinahabol ay past tense? Diba? Ngayon mo lang create, pero ang hahabulin mo is past tense na, prescribed na. Diba? Nag-prescribe ng 2021, nag-prescribe ng 2022. Hahabulin mo pa ba yon? May sinasabi ang batas na walang retroactive effect yung mga ginagawa ng BIR, lalong-lalo na parang afterthought ito eh. Oh, i-cover up natin yung incompetence ng mga BIR official. Gawa tayong rule para ma-cover up. Foul naman yun, Sir Paul. So, meron ho tayong na-device na plan para hindi ho kayo maapektuhan. Ngayon, isa pa rito is, ito po ay hindi ho na public na publish sa anumang tawag nito, official gazette ng ating gobyerno. Yan. Wala hong publication. So therefore, kung wala tong publication,
eh, hindi ho yan pwedeng magamit sa taxpayer kasi inapakan yung right ng taxpayer. Dapat may hearing, dapat may notice. Okay? Second, sinasabi dito, pag meron ka raw waiver, eh 402 yung idadagdag na number of days. Eh di ba, may merong problema ngayon, letter D, contract versus ROM 6622. Sabi ng batas, hindi pwedeng i-amend ng internal guidelines ng BIR ang isang contract kasi ang waiver is a contract. Next is itong letter B natin. Ayan. Oh, di yung normal is nag-prescribe na. So pipilitin nilang habulin, ay sorry. Dito sa pinakikita nila eh prescribe na oh, ayan oh. So pipilitin nilang maghumabol. Okay? Diyan kayo babanatan ng mga deficiency assessment. Ba? Next is contrary ito sa law eh. Anong law 'yon? Yun yung bayanihan law. Yan, bayanihan law. Dalawa 'yun eh. Bayanihan laws, dalawa. Yun yung tungkol sa tinatawag nilang pandemic daw. Naniniwala ba kayo doon? So, kayo pong may mga deficiency tax assessment. Ayaw nyong magbayad. May paraan. Check natin kung pwede ho kayong pwede ho nating ma-cancel ang assessment nyo due to prescription period. Ang ibig kong sabihin ng prescription period, yung BIR right na assess, right to assess ng BIR ay nag-prescribe na. So kahit meron kayong notice of discrepancy, eh pwede nating i-check kung yaan ay hindi nyo na kailangang bayaran. So para natin ma-check yan, ito yung gagawin natin. Okay. Willing ho akong i-check yung inyong mga assessment. Kung kayo ay pwedeng mag-cancel, kasi yun muna ang determine natin, pwede bang mag-cancel to, sir? O siyempre. Kailangan muna natin pag-aralan niya. Pag pinag-aralan niya, kailangan ng oras yan. Pag pinag-aralan niya, kailangan ng expertise yan. Pag pinag-aralan niyan, may mga tao tayong babayaran. Siyempre, may mga taong kailangan magbayad tayo ng compensation. So ngayon, ito po yung number na tatawagan ninyo. 0951-6905-237. Hanapin niyo ho si Rosel. Okay. So kung meron ho kayong mga dokumento dyan na gusto ho ninyong i-review ko kung kayo ay qualify o hindi, magbabayad lang ho kayo ng 2,500 pesos. For the review, malalaman nyo na kung pwede o hindi pwede. Maliit na halaga para sa inyong peace of mind. 2,500 per review. Of course, okay, meron ho itong expiration yung offer ko. Itataas ko yung presyong yan pag lumagpas ho yung oras o araw na nasa isip ko ngayon. Then, kung kayo po ay merong karapatan para i-cancel o i-overcome yung pag-e-extend ng BIR ng inyong prescription period, okay, gagawa ngayon tayo ng template. May konting bayad lang din ho yung kasi alam niyo ninyo, may mga binabayaran tayong tao para trabahuhin yan para sa inyo. Ang hangad ho namin ay yung kaligayahan ng inyong panahon. Hindi maubos ang oras ho ninyo sa ganitong mga klaseng walang kwentang mga sitwasyon. So, yung mga walang kwenta, huwag nyo na hong pansinin. Okay? Lumapit kayo sa amin, i-check namin, i-review yan for 2,500. Napakaliit na halaga para sa inyong peace of mind. Peace is accessible. Please, use your right, use your choice, your option na maging mapayapa ang mga susunod ninyong panahon o gabi, makatulog kayo mahimbing, alamin natin kung pwede nating i-cancel yung assessment nyo using the prescription period. Again, tawagan po ninyo si Rosel sa number pong ito immediately. At sasabihin ho ni Rosel kung ano yung mga kailangan namin. Mga taxpayer kumahal, masayang buhay sa inyo at huwag niyong kalimutan kung gusto ho ninyong mag-franchise sa akin tungkol ho sa letter of authority,
hanggang Supina, Duces, Tecum, makakatipid ho kayo. Gagamitin niyo yung sistema ko para labanan ang korupsyon na nararamdaman ninyo na sumasaklobs sa inyong pamilya at inyong negosyo. Mag-franchise na ho kayo at available na po. Tumawag lang ho kayo sa mga telephone number na nag-a-appear dyan po sa ating whiteboard. Masayang panahon, peace and happiness be with you for life.